Philippians chapter 3, 7 to 11, and this is about the best deal of your life. Tayo po ngayon ay nasa life class at talagang coinciding na ang ating pong babasahin sa linggong ito, sa buong week na ito ay patungkol sa napakagandang alok ng Diyos. Napakagandang offer ng ating Panginoon. Philippians chapter 3, verse 7 to 11. At ang sabi ng salita ng Panginoon, and this is Paul, "But whatever were gains to me, but whatever gains to me, I now consider loss for the sake of Christ." Verse 8, "What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. For whose sake I have lost all things, I consider them garbage, that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His suffering, becoming like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead." Mga kapatid, dito po sa passage ay makikita po natin ang buhay at mga karanasan itong si Apostol Pablo. Makikita po natin ang kanyang commitment. Makikita natin kung paano siya tumalima sa Panginoon. At makikita natin sa buhay ni Paul, ang dati niyang pangalan ay Saul, Saulo, o kaya Pablo. And the first time, mga kapatid, na tinawag siyang Brother Saul, Brother Saulo, kapatid na Saulo, sa Acts chapter 9, verse 9 to 10 yata yon, ni Ananias, Brother Saul, o kapatid na Saulo. Sapagkat makita po natin doon sa buhay nitong si Saul, kung paano niya na-encounter ang Panginoon. Paano nag-alok ang Diyos sa kanya. May iniaalok ang Diyos sa kanya. At kung paano tinanggap nitong si Saul ang matinding alok na ito ng Panginoon. At dito nga, sa binasa natin kanina, ang sabi niya, "I consider everything a loss." Tinuring ko na parang kawalan ang lahat ng bagay, makamtan ko lamang ang iniaalok ng Diyos, makamtan ko lamang ang offer na ito ng Panginoon. Pag sinabi po nating best deal, ito yung pinaka sa buhay nitong si Paul. Yung best deal, ito yung pinaka mabuti. Pag sinabing deal, pinaka maganda. Pag sinabing deal, pinaka the best deal, yung pinaka mainam na alok. At ito po yung nakita ko na tinanggap nitong si Saul. Nakita ko kung paano niya tinanggap yung alok ng Diyos sa kanya. Nakita ko po kung paano na bago ang buhay nitong si Saul na naging si Paul, na kung saan ay ginamit ng Diyos. Bakit? Sapagkat tinanggap niya ang alok ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, mga minamahal, mga kabataan na narito ngayon, at sa bawat isang nakikinig ng salita ng Panginoon, mayroon pong iniaalok ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron pong offer si Lord. At yung offer na yon, it's whether you take it or you leave it. Tatanggapin mo ba ang alok o tatanggihin mo ang alok? Makita po natin sa Mark chapter 8, verse 36, ang sabi ng salita ng Panginoon doon, "What good it is for a man to gain the whole world and yet forfeit his soul." So sinasabi ng Panginoon na masdan mo
ang bagay na ito, mayroong mas importante, sabihin nga natin, mas importante. Mayroong mas mahalaga. Mayroong mas mabuti. Mayroong mas maganda, mas mainam. At ang sabi ng Panginoon, hindi niya kinondem na ikaw ay pagpalain, hindi kinondem ng Panginoon na huwag kang kumita sa negosyo. In fact, kung kayo nagbi-business, dapat kumita ka ng malaki para mapapurihan mo ang Panginoon. Kung nagninegosyo ka, ay talagang magtiwala ka ng sunang sa Panginoon. Subalit ang sinasabi ng Panginoon, anong halaga kung makamtan ng isang tao ang lahat ng bagay sa mundo? Makamtan niya man ang lahat ng kayamanan, makuha man niya ang lahat ng kalupaan sa lupa, subalit ang pinakamahalaga ay mawawala sa kanya. Are you with me? Mga kabataan, mga nag-aaral, parang sinasabi ng Panginoon dito na kahit na ikaw ay maging taniyag sa iyong profesyon, kahit na ikaw ay yumaman sa pagninegosyo, kahit na ikaw ay sumikat sa iyong larangan, kahit na ikaw na ang pinaka number one sa buong mundo, subalit kung ang mas mahalaga hindi mo makuha, kawawang nilalang ang tawag sa iyo. Sapagkat mayroon palang mas maganda, mayroon palang mas importante, at ito ang sinasabi ng Panginoon, dapat makuha mo ang the best sa buhay mo. Are you with me? So dito ang gusto makuha niya ang the best sa kanyang buhay. Na talagang ang pinakamabuti ang kanyang makamtan. Na talagang pinakamainam ang kanyang makuha sa kanyang buhay. Ito pa, gusto ko pang sabihin sa inyo to. Sa Matthew chapter 6, 19 to 20, ang sabi ng Panginoon, do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Here again, makita po natin ang Panginoong Jesus na kung saan ay tinuturuan niya ang mga tao na kung saan ay mas tingnan ang mas mahalaga sa buhay. Na i-focus ng tao yung kanyang energy, i-focus ng tao yung kanyang passion, i-focus ng isang tao yung kanyang talent, i-focus ng tao ang kanyang mga galing sa mga bagay na higit na mahalaga. Ang pera ay mahalaga, pero mayroong mas mahalaga kaysa pera. Are you with me? Mayroong mas mahalaga sa pera. Ang sinasabi ng Panginoon dito, yung mas mahalaga, kaya nga best deal or best things. Now, alam natin ang pera ay mahalaga, subalit mayroong mas mahalaga sa kanya. Sapagkat ang pera ay pwedeng mawala. Ang pera ay pwedeng manakaw. Ang pera ay pwedeng maging sanhi ng kapahamakan. Ang pera ay pwedeng maging o maubos sa ating buhay. But there is the best things in life. At ito yung gusto kong makita natin sa pamamagitan ng karanasan at buhay ni Apostol Pablo, na kung saan ang nakuha niya yung best things in life. Kung mag-a-apply ka ng trabaho, dapat ang kukunin yung best job. Amen. Kung ikaw ay magninegosyo, dapat best business. Kung ikaw ay mag-aasawa, dapat best wife or best husband. At ang best na yon ay kapag si Lord ang nagbigay sa iyo. Are you with me? Kapag ikaw lang ang pumili, baka bungi ang mapili. Kapag ikaw lang ang pumili, baka hindi talaga siya ang gusto mo. Pero kapag si Lord ang nagbigay, yon ang best para sa buhay mo. Palakpakan nga natin na malakas na palakpak ang Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, lahat ng kanyang bagay na mayroon siya, itinuring niyang basura. Ano sabi niya? I consider them rubbish. I consider them garbage. Ano ba yung garbage sa buhay ni Paul? Baka pag tiningnan natin, Pastor, bakit garbage ang tingin niya dyan? Ano ba yung mga bagay na yun sa buhay ni Apostol Pablo? Ang sabi niya, I am
a chosen people. I am from the tribe of Benjamin. Now, sino ba si Benjamin? Sino ba ang taong ito? Ang lahi ni Benjamin, na kung saan ay ang lahi na kung saan pinagmulan ng Panginoong Jesus. Ang lahi na kung saan na isa sa mga anak ni Jacob. Ang lahi na kung saan ay pinili. Ano ba si Apostol Pablo? Benjamite. Chosen people. Ano bang sabi niya? I am obedient to the law. I am a Pharisee. Now, pag sinabing si Apostol Pablo ay Pariseo, ibig sabihin nandun siya sa religious group na kung saan napaka-estrikto sa pagsunod sa Old Testament. Napaka-estrikto sa kanyang buhay. At hindi lang siya Pharisee, ang sabi niya, I am a defender of the Jewish faith. Siya ang tagapagtanggol ng pananampalatayang mga ng Hudyo. Kaya nga anong ginagawa niya sa Acts chapter 9, siya actually sa passage na yon ay sa pagdepende o sa pagdepensa sa Jewish faith, pinapakulong nila ang mga Christian. Pinapakulong nila ang mga leader ng Christians. Ipinapapatay nila kung kinakailangan. At kaya nung siya ay nagangabayo kasama ng grupo ng mga sundalo papunta doon sa Damascus para hulihin ang mga cell leader, hulihin yung mga 12 disciples ni Jesus, hulihin yung mga nag-worship kay Jesus, nandoon si Saul upang sila ipakulong. And that was the time na kung saan ay na-encounter niya si Jesus at nagkaroon ng tinatawag na blinding light, na kung titingnan natin sa panahon natin, nang biglang nagkaroon ng liwanag, ang sasabihin natin na kung may UFO, may alien. And then ano pa? Si Saul ay nalaglag sa kabayo. At pagkatapos mayroon siyang tinig na narinig, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sumagot si Saulo, sino po kayo, Panginoon, kung ikaw ang kasama ni Saul? Hindi kaya pag nung tinignan mo siya naka-laglag at nagsasalita, ang sasabihin mo nako, nasiraan na ng bait itong si Saulo. Nagsasalita ng mag-isa. Bakit hindi naman nila narinig ang tinig? Si Saul lang nakakarinig. At siguro sabi niya, siguro sa sobrang passion niya sa pagdepensa sa Jewish faith, nasiraan na ng bait, kawawa naman. Pagkatapos, si Saulo sabi niya, hindi ako makakita, hindi ako makakita. So ito po yung senaryo kung saan ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ay nag-offer sa kanya ng pinaka-the best deal, pinaka-matinding alok sa kanyang buhay, at ito ay ang sumunod sa Panginoong Jesucristo. Are you with me? Nandiyan pa ba tayo? So si Saul, hindi lang siya defender of Jewish faith ang sabi niya, at matindi talaga ang pagkabanggit niya. With regards to the law, I am faultless. Pag sinabi mo to, confident ka at walang pwedeng mag-accuse sa'yo, hindi Saul, ikaw ay hindi mo ginawa nga ito, ikaw Saul, hindi mo tinupad ang utos na ito. Ang sabi ni Saul, with regards to the law, I am faultless. As for righteousness, based on the law of God, I am faultless. Ito po, yung sinabi ni Saul na garbage. Are you with me? Garbage o walang halaga para sa kanya ngayon ang mga bagay na ito. Sapagkat sabi niya, ang nakita ko ay ang Panginoong Jesucristo. The worth of knowing Christ. The worth of knowing Christ. Makilala ko lamang ang Panginoong Jesucristo. Magkaroon ako ng tamang relasyon sa kanya, to have a good relationship with him. I consider everything a loss. I consider everything a garbage. I consider everything a rubbish just to know the Lord Jesus Christ. To gain true faith, magkaroon siya ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Now, mga kapatid, gusto ko na maunawaan natin ito sapagkat mayroong isang tao na aral. Alam niyo po, si Saul, aral siya. Siya'y master's degree.
siya ay talagang makikita mo ang kanyang pananampalataya, paniniwala sa Diyos ng Israel. Makita po natin ang kanyang pagsunod. Subalit ang sabi niya, nung makilala ko ang Panginoong Hesus, nabuksan ang aking mata sa tunay na pananampalataya o pagtitiwala sa tunay na buhay na Diyos. Amen. Iniwan niya ang dating buhay. Hindi niya na binalikan ang kanyang dating buhay sapagkat nakita niya ang Panginoong Hesukristo sa kanya at tunay nga na ito na ang kanyang pananampalataya na sabi niya, hanggang kamatayan, hindi ko ito iiwanan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa dulo ng kanyang ministry, I have fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Yung faith na tinutukoy, yung faith na ipinaliwanag ni Brother Ananias. Si Ananias, nung sabihin ng Panginoon, kausapin ng Panginoon si Ananias na ipagpe-pray si Saul, ang sabi ni Ananias, Panginoon, alam mo naman kung sino si Saulo. Pinapakulong niya ang mga kagaya ko. Pinapapatay niya ang mga Kristiyano. Yung mga cell leader, Panginoon, bakit ko siya ipag-pray? But Ananias obeyed the Lord. At nung pumasok si Ananias dun sa bahay kung nasaan si Saulo, ang sabi niya, Brother Saulo, the Lord sent me to pray to you and for you to receive the empowerment of the Holy Spirit. At si Saul ay yung mga yung mata niya parang mga kaliskis, nalaglag, muli siyang nakakita. At si Saul right there and then nabaptize ng Holy Spirit. At si Saul after that nabaptize ng tubig. Ang grabe yung event sa buhay nitong si Saulo, nitong si Saul. So nakita niya, tinanggap niya yung best offer ni Lord sa kanyang buhay. Tayo ba tinanggap na ba natin yung alok ng Diyos? Tinanggap na ba natin yung alok? Napakagandang alok, pinakamagandang alok, pinakamainam na alok, pinakamabuting alok ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, sa panahon natin at sa panahon nila, hindi lahat ng tao tinatanggap yung napakagandang alok ng Diyos sa kanilang buhay. Bakit? Mayroong nagiging hadlang. Yung best things in life na offer ni Lord, mayroong nagiging mga hadlang. At yung mga hadlang ng best, hindi minsan bad, hindi minsan evil. Ang nagiging hadlang ng best ay yung good. Good things. Mabuti, pero nagiging hadlang sa buhay ng isang tao. And I will cite you some examples. And yung iba dito ay, yung illustration dito ay totoong totoo. Minsan, ang nagiging hadlang sa isang tao, alam nyo kung ano, baka magulat kayo, o baka hindi nyo ito naisip, ang isa sa hadlang ng best things in life ay yung good. At minsan, pamilya. Meron pong isang tao, babae na lumapit sa isang lingkod ng Panginoon, sapagkat nakarinig siya ng salita ng Diyos, ang sabi niya, gusto ko po natanggapin ang Panginoong Hesus sa aking buhay. At ipinaliwanag sa kanya ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ang sabi niya, so ibig pong sabihin, ako ay mayroon ng buhay na walang hanggan pag tinanggap ko. Oo. Ay paano po kapag hindi tinanggap ng pamilya ko ang Panginoong Hesus? Sila po ba ay walang buhay na walang hanggan? Ang sabi ng pastor, oo, yun ang sabi ng Biblia. Ang sino lang tumanggap sa Panginoong Hesus ang may buhay na walang hanggan. Ang hindi tumanggap sa Panginoon ay walang buhay na walang hanggan. Ang sabi ng babae, kung ganun po, sasama na lang ako sa aking pamilya. Mas pipiliin kong magkaisa kami kaysa naman magkahiwalay kami sa aming buhay. To some, ito po ang isang sitwasyon. Yung iba ay natatakot. Yung iba ay nahihirapan na kung saan sumunod sa Panginoon. Kasi yung kanyang sambahayan ay nagiging hadlang sa kanya. But to some, at alam ko sa buhay ng bawat isa sa atin, sino dito ang nagtagumpay? You follow the Lord kahit na may struggle sa pamilya. Ako po ay pinagbawalan
pinagbawalan ako na dumalo sa mga gawain, but I stayed to my faith because my prayer was, Panginoon, idadalangin ko ang aking pamilya at makakasama ko sila sa iyong kaharian. And true enough, ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Ang aking buong sambahayan ay nadala ko sa Panginoon. Are you with me? Bigyan nga natin ng malakas sa palakpak ang Panginoon. Ang ating sambahayan, ang ating pamilya, kung may struggle, pray for them. Idulog mo sa panalangin, ipag-fasting mo pa, idalangin mo araw-araw, sapagkat ang pagmamahal sa pamilya ay maganda. Ang pagmamahal sa pamilya ay mabuti, ang pagsunod sa magulang ay maganda, ang paggalang sa mga magulang ay mabuti. Kaya hindi sila dapat ang makita nating hadlang sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Ano pa ba yung ibang hadlang ng mga magagandang bagay na alok ng Diyos? Career. Ito po, marami po tayong karanasan, marami po tayong narinig. Nung walang trabaho, pray ng pray, attend ng church. Nung magkatrabaho, wala na sa church. Busy po eh. Ano pa? Bago lang po. Ano pa? Na-promote po kasi. Ano pa? Marami po, malaki na pong responsibility. Ang career ay maganda. Ang trabaho ay mabuti. Are you with me? Ganito ang gusto magkatrabaho. Oh, lahat may trabaho. Lahat yan ay maganda. Lahat yan ay mabuti. Subalit hindi siya dapat hadlang sa mas mabuti at hindi yan dapat lang sa mas maganda. Are you with me? Mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon, minsan ang hadlang pera. Nung walang pera, punta ng punta, pag-pray mo. Nung marami ng pera, nalimutan na ang Panginoon. Why I am preaching this kind of preaching? So that marami dito kabataan, para hindi na natin daanan ang pinagdaanan na ng iba. Amen? Amen? Lahat ito kasi mabuti. Ang may trabaho, mabuti. Ang pera, mabuti. Ang negosyo, mabuti. Ang reputasyon, mabuti. Lahat ito ay maganda. But Jesus once again said, what good is it for a man to gain the whole world yet forfeit his soul in hell? Si Paul, sabi niya, lahat yun iniwan ko. Makilala ko lamang ang Panginoong Jesus sa aking buhay. Makamtan ko lamang ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ang sabi niya pa, kung dati-rati faultless ako dahil pinagsikapan kong sundin ang mga kautusan, pinagsikapan kong sundin ang salita ng Diyos sa Old Testament, pinagsikapan ko na sundin ang lahat-lahat. But ang sabi niya, nung makilala niya ang Panginoong Jesus, sabi niya, yung righteousness ko pala dahil sa ginawa ko. Yung katuwiran ko pala dahil sa pinagsikapan kong sundin ang salita ng Diyos o ang Old Testament, yung law. Ang righteousness ko pala, kaya ako nagmamalaki dahil ako ang gumawa. Marami sa Biblia na ang buhay is pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yung pagtupad nito. Subalit hindi ganong righteousness ang gusto ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, kundi ang katwiran na ang Diyos ang nagbigay sa atin. The righteousness from God. The righteousness from Jesus. And we must receive that righteousness with a humble heart. Kailangan nating magpakababa sa ating Panginoon. Kailangan natin na kung saan ay kilalanin ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus, sa Kalbaryo. Kailangan nating itiwala ang ating buhay sa Kanya. Kailangan natin, mga kapatid, na sundin ang Kanyang kalooban, hindi dahil sa ating kaligtasan, kundi sinusunod natin ang Kanyang mga salita dahil minamahal natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang sabi niya, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is true faith sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus, that which is true faith in Christ,
the righteousness that comes from God on the basis of faith. Yung ating katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, ikaw ay inideklara na matuwid ng Diyos. Tama ang iyong katayuan. You have the right standing before God. Pag sinabing righteousness, tama ang tayo mo sa Lord. Pag sinabing righteousness, tama ang relasyon mo sa Kanya. Pag sinabing righteousness, tama ang iyong paniniwala, tama ang iyong ginagawang pagsunod sa Kanya. At ang sabi ng salita ng Panginoon, makukuha mo lamang yung right standing, makukuha mo lamang yung right relationship because of your faith in Jesus. Amen. Dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon. So paano mo makukuha yung righteousness na yon? Receive it with a humble heart. Have faith in Jesus. Have faith in the Lord. And with that, mga kapatid, marirestore yung buhay mo sa Panginoon. Marirestore yung iyong yung plano ng Diyos mangyayari sa iyong buhay. Magkakaroon ng restoration ang iyong buhay. Yung dating buhay na magulo, yung dating buhay na wasak, yung dating buhay na walang direksyon, yung dating buhay na pagod ka na. Kapag tinanggap mo yung alok ng Diyos, at ito yung relasyon niya sa iyo, yung buhay na walang hanggan, pag tinanggap mo yung alok ng Diyos, ibabalik niya ang magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. Ano bang plano ng Panginoon sa iyong buhay? Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans that I have for you, the plan to prosper you and not to harm you, the plan to give you hope and a good future. Si Saul, na naging si Paul, napagasilos niya sa kanyang ginagawa. Bakit? Ang alam niya yung Judaism, ang tama ang Judaism, yung dapat niyang gawin. Subalit, ang Diyos, ipinadala ang Panginoong Hesukristo sapagkat walang maliligtas sa pamamagitan ng kautusan. Tanging ang kamatayan ng Panginoong Hesus ang makakapagligtas sa sangkatauhan. At kaya nga nung si Apostol Pablo, si Saul, na naging si Paul, makita niya ang katotohanan, makita niya ang Panginoong Hesukristo. Nung siya'y sumunod at maglingkod sa Panginoon. Mayroon tayong 27 books sa New Testament. 13 to 14 books si Apostol Pablo ang nagsulat. And almost all the churches in Asia, si Apostol Pablo ang nagpaumpisa. Bakit? Nakita niya yung alok ng Panginoon, tinanggap niya yung offer ni Lord, at ito yung pagtanggap sa salita ng Panginoon, pagtanggap sa Panginoon. So, nung tanggapin niya ito, ang buhay niya ay naitama ng Diyos. Amen? Itatama ng Diyos ang ating buhay. I-restore ni Lord yung mga plano niya. Nawala ito, may mga kalugihan ka, may mga bagay na parang nasayang, mga taon na lumipas na kung saan ay luhaan ka, mga taon na lumipas na kung saan ay parang nawalan ng saysay ang buhay mo, mga taon na lumipas na parang ayaw, bakit mo ba nagawa ito? But behold, mga kapatid, kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, ibabalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa iyong buhay. I-restore ng Panginoon ang mga bagay na yun. Nawalan ka ng pera, 10 times, 100 times, kayang ibalik ng Panginoon. Mga pagluha na wala namang halaga. Alam nyo, minsan, umiiyak ka sa hindi dapat iyakan. Ang isang mga classic example na matutuwa ka, pagpasok mo sapagkat namatayan ka, pagpasok mo doon sa kwarto, umiyak ka na, pagkatapos, makita mo, hindi naman pala yung patay ninyo. May mga iniiyakan ka na hindi dapat iyakan. May mga pinag-aaksaya, mayroon kang mga pinagbibigyan ng iyong mahalagang oras na hindi mo naman dapat bigyan ng halaga. Are you with me? Minsan natatrap tayo sa mga maling pag-ibig. Tingnan mo nga ang katabi mo. Minsan nandoon ka sa mga maling pag-ibig, mga maling commitment. Kagaya ni Samson,
maling pag-ibig kay Delilah. Maling commitment, bakit nagpakasal pa siya? So minsan dumaan tayo doon. Minsan nga yung iba ay nandun pa rin. Nahihirapan ka, but you know what? If you will accept the offer of God, the best deal of God for you, iaayos ng Diyos ang iyong buhay. Tatapatan ng Panginoon ang iyong pagtitiwala, ang iyong katapatan. In fact, ang sabi ng Lord, even we are faithless, the Lord will remain faithful. Umiiyak ka, nalugi ka, nalungkot ka, nasayang ang oras mo, nasayang ang iyong mga pagpapagal. Sasabihin ng Panginoon, anak, iayos natin. I'm ready to help you. And I will restore your life. Iaayos ito ng Panginoon. Ano sabi ni Paul? Verse 10, 11, I want to know Christ. Yes. I want to know Christ. Ano yung iniwanan ni Paul? Makilala lang ang Panginoon? Reputation. Anong sasabihin ng kanyang mga katrabaho? Nasiraan ng ulo. Nasa kama na, lumipat pa sa banig. Bakit? Persecuted yung Christians during their time. But ang sabi niya, I want to know Christ. I want to know the power of His resurrection. I want to participate in His sufferings. Kapatid, matindi. Hindi lang makilala si Jesus, kundi makilala ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Ano pa? Willing siya to participate maging sa sufferings and death. And true enough, si Saul na shipwreck, si Saul na kulong, si Paul nakagaat na kuklaw ng ahas, si Paul binugbog, but never nag-complain siya, never nag-question niya yung plano ng Diyos, never na sinabi niya na bakit Panginoon, bakit naintindihan niya, naunawaan niya, nakilala niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Sabi niya, becoming like Him even in His death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Mga kapatid, last verse that I want to read to you, Thessalonians chapter 4, 14 to 17, we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him, those who died according to the Lord's own word. We tell you that we who are still alive, we who are left till the coming of the Lord, for will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. That's the offer. Kung tayo man ay mamatay, tayo'y muling mabubuhay. Tatanggapin mo ba yung alok ng Diyos? Tatanggapin mo ba yung alok ng Panginoon na kung saan ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan, na kung ikaw man ay tayo man ay bawian ng buhay, muli tayong bubuhay ng Panginoon, ng Diyos, at kung bumalik na ang Panginoong Hesus Kristo, tayo bubuhayin at sasunubungin natin ang Panginoong Hesus sa alabaa. Ito yung offer na na-miss ng iba o ayaw tanggapin ng iba. Mga kapatid, sa oras na ito, sino man sa atin, binibigyan tayo ng alok ng Diyos, at itong pinakamagandang alok ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maitama ang ating relasyon sa Kanya. Mai-restore ang magandang buhay sa bawat isa sa atin. Ang tanong, tatanggapin ba natin ang napakagandang alok na ito ng Diyos? Kung ito ang nais mo, tumayo ka. Stand up right now and we're gonna pray unto the Lord. Nais magsimula ng Diyos ng bago sa iyong buhay. Nais niya
niyang gumawa ng pinakamaganda, pinakamabuti, pinakamainam sa buhay mo. Kailangan mong iwan ang lahat. Talikuran ang dating buhay. Yes, yung iba doon maganda, pero mas maganda ang alok ng Panginoon. Pag sinabing iwan, sapagkat mayroong bago na binibigay ang Panginoon, kung mahal mo ang iyong pamilya, ngayon, mas mamahalin mo ang iyong sambahayan. Mas paglilingkuran mo sila. Mas iibigin mo sila ngayon na ikaw ay sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Napakadakila mo. Luwalatiin ka. Dakilain ka. Sambahin ka. Praise your name. Praise your name. Thank you, Jesus.
tayo po ay dadako sa pananalangin. Sa pagkakataong ito, tinatawagan ko ang lahat ng gusto na tumanggap sa alok ng Panginoon. Ang pinakamagandang alok na pwede mong tanggapin, binibigay ng Diyos sa iyo ngayon. Pinagkakaloob ng Panginoon. So lahat ng first-timers, second-timers, third and fourth, inaangiyahan ko pa yon na pumarito sa altar at tayo po'y mananalangin. We'll come to God in prayer. Dudulog po tayo sa ating Panginoon. At kung sino man sa atin ang nais na ma-restore ang kanyang buhay, tumama ang kanyang pagkatayuan sa Panginoon ng kanyang relasyon kay Lord. Hindi ka man first-timer or fourth-timer, but you want God. You want to be like Paul. I want to know Christ. I want to know the power of His resurrection. Kung mayroon ka pangangailangan, just come forward dito sa kanan, sa aking kanan. At tayo rin ay mananalangin. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At hilingin ko po ang ating mga pastors na mag-minister sa ating